Napakadali naman yatang bumigay ng mga tinatawag ni Jesus. Nadaanan lamang dun sa paningilan ng buwis. Agad-agad si Levi ay walang atubili. Sumama kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ano bang meron si Jesus at ang dali-dali niyang makahikayat ng tao para kasing na i-star-struck yung mga tinatawag niya dahil walang pagtutol, walang resistance. Unang-una, sinasabi ng unang pagbasa ngayon na sadyang ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para itong isang tabak na double edge na tumatagos sa puso't kaluluwa ng tao. Kasi kapag tinamaan ka nito, hindi pwedeng hindi ka babaguhin ng salita ng Diyos. Ito ang isang sikreto ni Jesucristo dahil siya talaga ay hindi lamang salita, kundi siya yung salitang buhay. He is the living word, the walking word of God on earth. Kaya kung sino mang makainkwentro sa Kanya, kaagad-agad ay kapagbukas ay sumusunod at nagiging tagasunod niya. Hindi katulad, in contrast, itong mga Pariseo na minamasama pa nila ang pagsama ni Jesus sa mga publikano at mga makasalanan. Kaya napakahalaga noong bukas ang tao sa kalooban ng Diyos, sapagkat kung yun ay bukas, madali kang makasusunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang istorya nito ni Levi. Siya'y siyempre, dahil siya naniningil ng buwis, komportable ang kanyang buhay, marami siyang pera, araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero bakit nang siya'y tawagin, karakaraka, siya'y sumunod. Una ang sinasabi sa atin ay, sa ayaw at sa gusto natin, merong inherent, may kakayahan na pansarili ang salita ng Diyos upang kapag ito'y tumarak sa ating pagkataong, hindi pwedeng hindi tayo tumugon sa salita ng Diyos. Kung ito'y two-edged sword, siguro kung napakatigas natin, sasaksakin at sasaksakin tayo ng salitang ito hanggang lumambot at marating yung kaibuturan ng ating pagkatao upang tayo baguhin ang kanyang salita. Kaya, hindi paliligtasin ng Diyos ang tao kung kinakailangan siya'y habulin sa mga paraan na hindi niya gusto, maaring madugo, masakit, mahirap. Kinakailangan natin na habulin ang salita upang tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung magmamatigas ka, tulad ng mga Israelita, nagmamatigas sila, nagre-rebelde sa kalooban ng Diyos, hinayaan ng Diyos sila'y doon magpaikot-ikot sa ilang hanggang mapurify sila ng salita ng Diyos ni Yahweh. Na lahat na sinasabi ni Yahweh, tinutupad niya, sinusubaybayan ang kanyang bayan, pero sila'y ayaw pa rin maniwala at sila'y kuminsan ay pinipili pa ang mga Diyos-Diyosan. At ganyan tayo mga tao, hard to believe. Akala lang natin na tayo naniniwala, pero yung pala, iba yung nagpapatakbo ng buhay natin dahil yun ang ating nakagawian at yun ang ating nagiging lifestyle. Kaya nahihirapan din tayong pumasok sa kalooban ng Diyos, tulad ng mga eskriba at mga pariseyong ito. Pero kung meron lamang tayong puso ni Levi, ano bang meron naman si Levi? Sa isang taong tinuturing na publikano at makasalanan, kapag ikaw ay pinahalagahan ng itinuturing na propeta at guro, tagapagturo, parang napakalaking karangalan. Hindi lamang dahil si Jesus sa isang buhay na salita ng Diyos, kundi
yung presensya niya, yung pagkatao niya na kumakalinga, pinapansin, yung mga hindi pinapansin sa lipunan, ito yung isang malaking bagay na kumbaga'y nag-boast ng confidence nito ni Levi upang siya pumayag na imbitahan si Jesus at makikain sa kanyang bahay. At dahil sa pangitaing ito, maging yung ibang mga makasalanan at mga publikano ay nagsipunta na rin. At ito lamang naman yung ginagawa ni Jesus, nakikisalamuha siya, nakikipamuhay, nakikiisa sa mga taong itinatakwil ng lipunan. At ganun ang pamamaraan na pastoral ng Diyos na dapat ding maging huwara natin sa ating pag-aalaga. Hindi tayo makaka-convert at ang salita ng Diyos ay magiging mahina kapag walang mga living witnesses tulad nating mga binyagan, mga Kristiyano, sapagkat palaging ang salita ay nagkakaroon ng laman at kapangyarihan kapag ito'y nakikita at sinasaksihan ng mga taong tulad ninyo at tulad ko upang humikayat din ng mga taong malayo sa salita ng Diyos. Kaya tayong mga tagasimbahan, mga palasimba, tayo yung dapat maging living Word of God wherever we go. Dahil hindi natin alam kung sinong tatamaan nung ating mga ginagawa na mabuti upang sila ay magkaroon din ng conversion. Isang patotoo, mga kapatid, na mayroong inherent strength to convert ang salita ng Diyos ay siguro wala namang magiging santo sa paglipas ng mahabang panahon. Walang magiging conversion sa araw-araw na ginawa ng Diyos kung ang salita ng Diyos ay empty. Walang nagagawa sa buhay ng tao. Pero tayo na rin ang makapagsasabi, maaaring kapamilya natin, kakilala natin, nagkaroon ng conversion dahil naengkwentro niya ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo na nangungusap sa kanyang buhay at sa kanyang kasaysayan. Kaya, huwag tayong kasi siguro sa ating mga siguridad dahil kapag hindi kalooban ng Diyos ang ating kinakapitan, tutugisin tayo ng salita ng Diyos hanggang tayo bumigay dahil yun ang kalooban niya. Nais niya lahat tayo maligtas at ito ang mabuting balitang binibigay sa atin sa umagang ito. Ang Diyos ay palaging nais sumaatin kahit kuminsan tayo'y tumatanggi sa kanyang pag-aalok na ito ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya ipanalangin natin, mga kapatid, ang isa't isa dahil yun lang naman ang ating magagawa upang magkaroon tayo ng mas maliwanag na pagtingin sa pananampalataya at tanggapin natin si Jesus bilang totoong kaligtasan ng lahat ng tao at ng ating buhay.